Mambrits! Yan, so nandito kami. Yan, naghahanda na, palis na si Sir Dante, ayan o. Hindi na kinaya ang magmotor pa uwi. Umangkas na siya. Yan. Woo! At least sulit na sulit ang kanilang pagpunta. Hindi namin binigo ang ating mga bisita sa pagpunta sa kabayo. Ayun si Sir Julius, oh. Talagang memorable sa kanya ang pagpunta ng kabayo. Sir Chief Mulong, Ma'am Melay, kayo naman ang sunod. Yes. Salamat. YouTube channel kasi ako. So makikita nyo po. Aduti, marami na akong subscribers. 1,850 viewer ay ano na ako. Ganyan naman guys, mga kapulsot. Ayan, bato-bato. Pakyat na tayo sa bundok Mount Purgatory. Yun po yung Mount Purgatory. May makakasalukot tayo sa bundok. May halaman. Tantito din siya. Papapikit ka na lang sa nervyos, pero alam ko kayang-kaya ng ating driver. Kahit ako'y mabigat, kayang-kaya niyang dalhin. Yan. Bagi pasayero niya, 80 plus kilos. Maalong-along tayo guys, dahil sa hirap ng daan, mabato. Ito po yung daan ng Mangagaw, ginagawa po. Ayan. Kaya hindi po makapasok ang mga sasakyan. Kahit motor ay ito lang po yung daanan, itong side po dito. Ayan.
Kaya napakahirap. Bumaba kami para lang makaakyat ng konti ang mga motor na aming sinakyan papuntang Kabayo. Subalit walang problema sa mga driver, talagang magagaling po sila. Pero konting kamali lang, mahulog ka na sa bangin. Ayan. Kakapagod. Para sa ngalan ng serbisyo, serbisyong pampuliko. Ito po ay bahagi ng Bukod Benguet. Mabuti pa sila na ayos ang daanan papunta hanggang doon sa kabahayan sa taas. Nasakop pa rin ng Benguet. Ito ay patungo sa Mount Purgatory. Inaayos kasi ang Mount Purgatory po ay kakapagod. Isa pong inaakyat ng mga runners natin, mga mountain climbers. Yan. Ayun po si Ma'am Leonor. Nandun na po yung mga kasamahan namin, mga motor na nag-aantay. Ayun sila sa taas. Ito lang po yung daan. Sa gilid lamang po ng kalsada. Pag konting mali lang, mahuhulog na po sa bangin. Ayan. Doon po sa likod ng bundok na yan, dyan po ang Kabayo. Sa likod po niyan, bababa po. Ay. Tamang-tama lang sa isang sasakyan dito, hindi pwedeng magsalubong. Ganito po kaiksi ang ginawang kalsada. Ayan. Ayan sila, mga motor na sinakyan namin. Tayo sa bundok Mount Purgatory. Yun po yung Mount Purgatory. May makakasalubong tayo sa bundok. May halaman. Tantito din siya. Thank you.
mapapapikit ka na lang sa nervous, pero alam ko kayang-kaya ng ating driver. Kahit ako'y mabigat, kayang-kaya niyang dalhin. Yan. Bagi pasahero niya, 80 plus kilos. Maalong-along tayo guys, dahil sa hirap ng daan, mabato. Marating po natin yung tuktok ng Mount Purgatory. Yan. Mabuti na lang at hindi umulan, hindi siya madulas. Medyo tuyo ang daan. Subalit tingnan nyo, parang may kanal sa kabilaan, sa gitna na dumadaan ang motor. Tayo pupunta, yun po yung Mount Purgatory sa tuktok. Sa likod po niyang buntok na yan, yung may clouds na yan, parang ocean of clouds, ang ganda. Hindi na sea of clouds. Ayan. Sa likod po niyan, ang kabayo. Ito na po yung pinakamagandang daan patungong kabayo. Kung sa Banaw-Bayabanaw po tayo, ay masyadong mataas, maputik, madulas. Kaya dito po dumadaan ang mga taga-kabayo mostly. Manunood sa aking channel, huwag kaligtang mag-subscribe, mag-like at share, then mag-comment na lamang po yung mga gusto po makapunta sa aking mga pinupuntang lugar at i-guide po kayo dito. Mura-mura lang pamasahe, siguro 800 pesos 1,000 back and forth or 1,500, depende sa daan. Guys.
na tayo. Nandito na tayo sa may Mount Purgatory. Ayan. Oh, ito si SK. Yung magiting na driver. At saka yung isa, ito yung kanyang dala. Dalawang sink para sa Wastra. Kayo yung driver. Tingnan nyo guys, hindi makikita sa baba dahil sa kapal ng fogs. Ayan po, doon po kami galing sa pinakababa. Ayan. So puntahan po natin yung pinagpicturan ko. Manupay nga metro nga na EJ Mount Purgatory. 30 minutes. Oh, nasurok. Okay, so ito po yung daan papuntang Mount Purgatory. Ito na siya. Oh, di ba? Hindi na lang picture kundi video na siya. Ito, pag-aakyat po tayo doon, doon po yung Mount Purgatory na napakakapal po ng fogs. Talagang para siyang usok na ililipad lang. Tingnan nyo yung araw, parang moon na siya sa kapal ng usok. Yan, talagang ang ganda po dito. Tingnan nyo yung mga puno. Yan, virgin na virgin dito. Virgin forest, I mean. Okay. So, puntahan po natin yung shed na kung saan. Ito po ay nilalakad po ng mga teachers dahil takot po silang sumakay ng mga motor mula doon sa pinaka mararating ng sasakyan, mga agaw, mula dito ay half day po nilang nilalakad at dito po sila nagla-lunch. Yung mga teacher po natin. Ayan. Yung mga teacher natin ay taga doon pa sa baba dahil wala pa pong mga professionals or teacher graduates ng kabayo. Kung meron man, nakapag-asawa sa baba at doon na sila na-employ. Ayan guys. So, ganito po kalayo, kaganda ang papuntang kabayo. Mount Purgatory! Yan, sa mga nagnanais pong pumunta dito, punta lamang po kayo. Just contact po ang tourism office ng Benguet o kaya dito sa Kayapa dahil ang ibang bahagi po nito mula sa pababa na dito ay part na po ng Kayapa. Yung sinasabi ko po, ang northern and western portion of this is part of Benguet, Bukod Benguet. At ang eastern portion naman nito at south ay bahagi ng Kayapa Nueva Vizcaya. So saan pa kayo? Dito lang. Kapag gusto nyo ng magandang klima, magandang yung sobrang lamig, sariwang hangin, dito lamang kayo sa bayan ng Kayapa. Alis na kami guys. Wala pa yung mga kasamahan namin, nahuli pa sila. Ito naman yung kanyang mga dala-dala. Gamit sa school was facilities, dito naman ang pasasakay kay SK. So tara na, sakay na po tayo. Ingat po sa ating madadaanan. Okay. Okay na. So makikita nyo po may mga fogs. Ayan, naililipad-lipad na. Parang nandyan na sa likod yung mga kasama namin. O, tignan nyo, masasalubog po natin yung fogs. Parang usok. Pababa na po tayo papunta sa Barangay Kabayo. Ayan, sobrang kapal ng fogs, hindi makita ang daan. Ayan, so ang bayad po ng isang motor na yan pag balikan pati dala ay halos 1,000 na dahil sa layo, dahil sa hirap. Kung medyo hinahinay po yung sasakyan ay aabot po ng mahigit isang oras o kulang-kulang na dalawang oras na motor mula sa baba. Iba pa yung sa mga go to bayan ng Kayapa. So sa mga rider dyan, gusto nyo mag-explore, mag-experience rider challenge, dito lamang kayo sa kabayo. Imagine, galing na SK. Ito po ang kapal po ng fog. Hapon na to. Yan. O, tingnan nyo po yung daan.
ako. Ganda ng daan. Konting mali lang ay ako. Keep saying mas Lord. Protect us Lord sa hirap ng daan. Makakarating tayo ng maayos dahil kasama po natin si Lord sa ating pagbibiyahe. Bakit po kinukunan ang video na to? Para makita nyo po kung anong gaano po kahirap ang ating mga guro sa kanilang pinagtatrabahuhan para lang makapagbigay or hatid ng servisyo sa ating mga kababayan o kabarangay dito sa Barangay Cabayo. Kung kayo nagtataka kung bakit may mga tao dyan napakalayo, syempre, nandiyan pong kabuhayan nila. Marami pong mga gulay dyan, mga taniman. At nandiyan din yung napakagandang nakatagong rice terraces ng Abat Cabayo. Nakita ko na yun, guys. Sayang at nadelete ko na kasi yung picture niya. Yan. Dungan nung katagkong comment nga di nubuya nga di YouTube nga di internet taga US kasi ay Japan, Hong Kong, Macau. Salamat nga pala sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers mula sa United States, sa Canada, sa Taiwan, sa Hong Kong, Macau, etc. Kahit sa malupalop ng mundo. Sa Saudi Arabia meron din ako mga tagapanood doon, sa UAE. Shout out kay Engineer Satur Likay, kay Willie Likay na nasa OWA sa UAE, sa aking mga friends doon sa Canada, mga dating kaklase dito sa bahay ng Aritao, then aking mga pamangkin sa Dubai, sa Taiwan, sa Macau. Salamat sa panonood, at least nakikita nyo si Pulsot kung saan nagpupunta. Nyo guys, pababa ng pababa, kanina pakyat ng pakyat, ngayon naman pababa ng pababa, parang spaghetti lang yan. Spaghetti pababa, pababa ng pababa, spaghetti pababa, pababa. Ayan, tingnan nyo tuloy, napapakanta si Pulso. Mamaya natutilili na si SK, at least para hindi siya antukin, diba SK? Sir, bilis ng isang kasamahan. Nung una, nung Thursday ba yun? Yes. Friday. Kailan ako pumunta dito, SK? Biyernes, Webes. Biyernes, sir? Di ako nakakuha ng video dahil masyadong parang mahirap pa, hindi pa ako nakapag-adjust sa daan. Then yung driver ay medyo magalaw noon kasi maliit yung driver na sinakyan ko, pero ngayon ay matangkad si SK at safe na safe ka dahil napakarunong niyang mag-drive ng motorcycle. Ito po yung tinatawag na habal-habal dito sa Cabayo. Kung wala kang perang pang motor, maglakad ka isang araw. Ito po yung daan, may mga landslide. Ayan, shortcut ng papuntang Cabayo pero maglalakad. Ayan, nadaanan na po natin. Pag maglalakad po, doon po dumadaan. Pero mostly, dahil medyo masukal din yung ibang daan doon, dito na dumadaan yung mga kaguruan natin. So, believe ako sa ating mga guro sa Cabayo Integrated School at Abat Elementary School. Sa Abat, nandun po si Madam Joy Asim Taktak at saka si Madam Tracy Sanaoy. Sa Cabayo Integrated School na pinamumunuan naman ni Madam Eleanor Davis at ang kanyang mga teachers doon, si Ami Paran for grade 7
at saka si Sir Abraham Tokoke ng grade 7 din. Sa yung iba pa sa elementary, si Roxanne Gines Ramos, si Madam Marilu Calyag, si Madam Demi Rose, si Madam Jeanette, sila po yung mga teachers ng Kabayo. Yan. Talagang sacrifice lang. Ayun, tingnan nyo, parang oh, ang ganda po ng view dito. Hindi, empty lugar na sir. Ayan. Mamaya makikita po natin yung Banao Elementary School. Ito part na po ng Kayapa. Tingnan nyo naman, may mga nakahambalang mga kahoy, mga bato sa aming daanan. Ayan. Okay. So mamaya itingnan natin yung Banao. Diyan ako galing last week. Yung kung makikita nyo po guys doon sa Nakatilugan sir. Oo, oh, sige nga. At ano yung baba sir? Ay, sa baba na. Sige. Yung maputi na kung saan ay ako'y nananawagan sa ating pamahalaan na sana'y kahit konting mga buhangin lang kada buwan. Pampangluyo, ayan si Madam Eleonor at saka yung ganyang driver. Ayun po yung Banao Elementary School. Yan, ilapit po natin. Nasa tuktok na po tayo ng taas. Ayan po yung pinuntahan ko. Mataas na po yan pag nandyan ka. Kitang-kita mo naman sa baba. Yung kung saan yung makita nyo yung video ko last week na maputik. Yan po yung pinuntahan ko. Napakaganda kapag ano, parang may rice terraces pero hindi po yung rice terraces kundi vegetable terraces yan. Okay, so malayo pa po tayo sa may Kabayo. Ayan. Kasi parang Hugis Kabayo daw yung lugar. Ayan po yung daan. Medyo okay na rin. Mas maganda ng konti, ng malayo, hindi lang konti, compared sa daan sa Banao. Ayan, tignan nyo guys. Ang aming daan. Daan tungo sa Tagumpay. So dahan-dahan, tingnan nyo. Tingnan natin yung oras mamaya kung makakarating tayo. 5:20 nung nasa Mangago tayo. 5:20 ba? Lasing po. Lasing po sa atin. Ayan. Ganda ng daan. Dabiin. Saan kaya galing itong mga batang ito gabi na? Mudan sa amin, sir. Okay. Ayan, mag-subscribe po kayo sa aking channel, Fullsot YT Channel. Pakisabi lamang po sa iyong mga kaibigan na mag-subscribe din sila. Sa aking mga subscribers, thank you so much for subscribing and for liking and for viewing. Ayan, hello. Grabe ang daan. Hubing, gabi na. Nakatay lang. Okay. Pahali magdang. Daan. Oh, 'di ba? Galing ng driver. Hmm.
makikita man din bakit ko ato yun. Pero di kasi dalalam mo kung mananap to man. Sa tayo magagawa, dalang ganyan. Sacrifice? Ibali na lang mo yung driver. Yeah. Ano sila, sir? Okay. Ayan, may makakasalubong po kami. Ikot naman ngayon yung motor. Parang ganyan. Ayan po. Ito ang daan ng malupit. Imaginin nyo na lamang po kapag ito ay basa, kapag ito ay umulan, kung anong itsura po ng daan. Ayan, talagang napakalaking sakripisyo ng ating mga kabarangay dito sa Kabayo, ating mga kaguruan. Ayan. Super. Mga kapulsot, kasama ko si Sir Julius. Naglalakad dahil madulas ang daan. Galing kami ng Kabayo. Thank you so much sa kanilang pagpunta at sakripisyo. Hay. Ayan. Nay, oh. Kita mo, Sir Tadalan? Ano yung pilita naglugan? Delikado. Baamon nga guray da jenti. Mostly kami sir 3 o'clock talaga. Agipan nga titudong kastuyan. Kinagalis. So kung nagtata before 3 dapat nakakwata yun. Ngamaw mo maramidan tayo ta. Mano kay lang. Ang datada ni guray da. Okay, nandito kami ngayon sa Mount Purgatory with Sir Dante. Kasama namin ang mga motorista, yung mga sinakyan namin. Oh, ang galing ni Ma'am Leonor, nagsarili siya. Ayan. Oh. Ayan yung mga kasamahan namin. Ang gagaling nila, grabe. Okay, Sir Dante sa akin. Ayan. Grabe, ang lamig. Ang lamig-lamig dito sa Mount Purgatory. Purgatory pero heaven siya. Whew. Ang galing ni Leonor. Yun. Oh, Sir Rudy Agustin, ni Doc. Wow! Okay, ayan, si Sir Julius Asasi Mabriz. Reach the mountain top. Yes. We conquered Kabayo. They conquered daw Kabayo. Ayan, accomplished talaga si Ma'am Kwan. Oh, talagang success daw, sabi ni Ma'am Rich. We challenge you. Yes. Champion. Oh, yung mga taga-DO dyan, yung gustong pumunta doon sa Kabayo, sa regional level validation, kayo naman ang papalit sa kanila. Oh my. Comment